Hello, hello, hello. Good morning, good morning. Ayan. Nagpapaaraw tayo ngayon. Ayan, araw. Ayan. Papaaraw tayo kasi sobrang lamig. Dito lang tayo sa park. Opo. Ayan. Sobrang lamig. Sumisipon. Dahil sa sobrang lamig, ang suot ko, naka-jacket na, doble na, tapos ang jacket pang isa, tapos yung isang jacket pa na makapa, yung jacket pa rin, tapos naka-t-shirt. Wala, hindi pwedeng hindi doble-doble suot dahil sobrang lamig. Ibaan tayo yung tubig, tapos naka-gloves din tayo dahil sa lamig nga. Sipon. Tapos bibili ako sa Dollar Store ng isang chocolate yan, para kain-kain habang upo dito sa park. Yun, sumikat na naman ng araw. Wala, kahit may araw, wala eh. Malamig pa rin. Malamig pa rin. Ito yung mga naglalakad. Talagang balot na balot. Mga tao talagang balot na balot. Lakas na hangin. Malamig. Ang lamig dito, kung kay ang kamay nyo nilalagay nyo sa loob ng freezer, mas malamig pa ang lamig dito. Sobrang lamig. Bukas, Friday, sabi nila negative 14 dito. Bukas. Negative 14 ang pressure ay hanggang 4 lang, hanggang 5. Pero dito umaabot ng negative 14. Sobrang lamig. Yan. Pag nag-isto naman dito, mas maganda may snow, may kasamang tubig. Kasi pag snow lang, talagang kapal ng snow. Pero pag ang snow may kasamang tubig yun, madaling matunaw. Kain muna tayo. Oh guys, kain muna tayo. Chocolate. Umiwas na kasi ako chocolate kasi sobrang tamis. Alam nyo naman. Bilahe kaming diabetes. Kaya kailangan umiwas. Pero pamisa-misa lang ako. Hindi puro ang chocolate pinili ko kasi pag puro ako ito yung takbo talagang sobrang lamig, magka-gloves lang ako, sobrang lamig talaga. Parang taba ako kasi dami ko suot sa loob ng katawan ko, dami kong damit dahil nga sobrang lamig. Itong tubig na to, pag nilagay mo sa labas ng bahay, kinabukasan yung yelo na, sobrang lamig. Kasi naglakad-lakad ako eh, exercise kasi walang ginagawa. Kaya naglakad-lakad ako, inisip ko, bumuhin muna ng isang chocolate, tapos sa park kain, tapos mamaya-maya uwi na.
Ganito talaga trabaho ko pag wala akong trabaho. Naghihintay pa. Hirap pag wala akong trabaho. Bahay ka lang. Magwagawa ka sa bahay. Gawa yung bahay. Linis-linis. Siyempre, kailangan hindi tayo palaging nakakuan lang. Nakapigil. Kailangan, pag wala tayong trabaho, gagawa tayo sa bahay. Ano Sam? Sina ate, sina kuya, lalabas yun, sama ako. Mga pamangkin ko. Kaya, abang naghihintay pa, ipagyan ko lang muna. Mahirap. Mahirap pag wala talagang ginagawa ko. Kahit konting tis-tis lang kasi nandito na tayo eh. Tis-tis na lang. Kahit di naman nangabian. Di na ako dito eh. Kasi laki eh. Kahit mo na lang matamis. 80 cents dollar. 80 cents oh. Plus tax, mga nasa 90 cents. Alam niyo ba, itong bote ng mineral sa atin, hindi pinapansin. Pero dito, may bagay ito. Kasi ito, ibabalik mo, bebenta mo, may bagay ito. May bagay. Lalo na yung mga soft drinks, yung nasa can. Yan, may bagay yan. Kasi pag kami minum nito, inuwi namin. Kasi nga, pwede namin ibenta. Malaking bagay din. Nakakatulong din. Yan dito sa abroad, sa Canada. Ayun. Kaya kailangan, misan, mauta ka talaga. Hindi yung sigi-sigi ka na lang. Hindi porke na nandito sa Canada. Bigay-bigay ko doon. Kailangan, mahigpit ka rin. Kasi sa totoo lang, mahirap kumita ng pera. Mahirap. Kahit naman saan, basta mahirap. Depende siguro sa posisyon mo kung nasa ibang bansa ka. Depende sa posisyon mo kung malaki ang sahod mo, okay lang. Pero kung kumikita ka lang ng minimum, kaya mag-isip kang mag-isip. Amin ko. Bagay. Kahit walang araw, okay na itong ito. Basta huwag lang mag-snow, huwag lang uulap. Ang mga tao, nakapaglakad-lakad, nakapag-jogging. Wala, may bawat tayong tubig. Baka makapag tayo eh. Ano tawag doon? Mauhaw tayo. Saka kailangan palagi may bawang tubig. Baka minsan manchok tayo, manchok. Yun, pag nagchok tayo, wala tayo na ng tubig. Yun, yari ka, tuloy. At minsan pa naman tayo, yung minsan ay parang nachochok yan. Nagbabarado na yung puso mo pag nagtutok yan, hindi ka na makakahinga. Kaya kailangan, inom ka ng tubig. Kapit ka.
Ayan, nahulog. Wala kasi tayong kwan. Wala tayong stand, kaya nahulog. Isipin na naman tayo. Sobrang lamig. Ano naman? Sa Pilipinas, kento ba tayo? Hindi. Hindi tayo makapag-jacket ng gentong kakapal. Hindi tayo makapag-gloves. Nakag-gloves nga ako, pero sobrang lamig. As in, sobra. Nararamdaman nyo na as in, sobra. Kaya sinasabi siya, sobrang lamig talaga. Nandito ako sa park. Lalagas yan. Tatanggal. Dito lang ako. Po. Kasi nga pag malamig, nag-snow, yung mga puno dito yan, natatanggal, nalalagas. Ito yung dahon ng yung America, yung Canadian flag. Yung Canadian flag na dahon. Yan. Yan yung mga puno na yan. Yan ang parang national tree nila. Lamig. Grabe. Kaya naranasan ko ngayon ng buhay dito sa Canada na hindi basta-basta. Ilang buwan na ako dito. Bago pa lang naman po ako dito. 3 months pa. Kaya nag-iintay pa lang ako ng working permit para makapag-trabaho. Dati-dati, walang ganito, walang working permit. Pag visit visa ka lang. Hindi ka pwedeng magtrabaho. Pero ngayon dito, okay na. Pag visit visa, naghanap ka ng trabaho at merong kumpanya na magbibigay sa iyo ng working permit, okay na. Kaysa sa Pilipinas, napakahirap ng buhay. Kung wala kang hanap buhay, wala kang pagkakitaan, ang pera mo puro palabas. Kaya walang mangyayari. Kahit ngayon dito, malayo ka doon, at least dito, kahit papano, nakapag-ipon ka. Huwag ka lang masyadong magastos. Basta wala lang, tabi-tabi lang kahit konti. Kasi malaki rin ang gastusin dito pag nandito ka, bayad sa bahay, kung magsosolo ka, pagkain, gasolina, bayad sa sasakyan, insurance, telepono, tapos ang sahod mo lang dito, mga sa loob ng isang buwan, mga mayigit 2,000. Kaya konti lang din matitira. Kaya kailangan, tipid talaga, tipid. Kaya kailangan, pag nasa baka, magbabaon ka. Hindi yung kain ka lang palagi sa labas, baon. Basta, kung gusto lang mo talagang kaipon, kailangan mo talaga magtipid. Lamig. Dati nung dumating ako dito, nog. Pero ngayon, ayan, puti na. Puti na si RK. Puti na. Nagahit na. Kasi mahaba yun dati yung balbas. Ngayon, nahit na. Diba? Hindi mo kahit walang araw, yung salamin ko, dumidilim. Okay guys, hanggang dito na lang. Mag-iingat kayo. Bye bye. Shoutout pala kay sa mga Team Alindog dito sa Canada, kay Kuya Lito, kay Ate Mel, kay Mark RG, at saka kay Princess. Yan ang mga Team Alindog dito sa Canada. Mega lang shoutout sa inyo.
Yeah, uminit na oh. Ano yung araw? Uminit na. Sumikat na si Haring Araw. Ah guys, tayo uuwi na dahil abutin tayo ng isda. Ayan, nag-iisda na oh. Inabutan na tayo ng isda. Kaya uwi na tayo. Yelo yan, yelo. Yelo yung bumabaksak. Dahil nga taksa ng isno. Yan, oh, yellow yan, yellow isno yan, isno. Lumalakpak na. Oh, nakas ng isno, oh. Kasi na guys, sobrang lamig. Yung kamay ko naninigas na. Dahil isa kamay ko, inalis ko yung gloves dahil nga pinipindot ko, naninigas na, sobrang lamig. Okay guys, ayan o, gusto na talaga, uwi na tayo. Lakas ng snow. Lalapit yung kamay ko, naninigas na, sobrang lamig. Inauutan na tayo ng isda. Kasi sabi ko lang kanina na mag-iisda. Ayan, nag-iisda na nga. Ito mabigat na isda. Walang ulan, walang tubig. Kaya pag namuutong isda, kapal din to. Jacket ko puno-puno na ng snow, basang-basa na. Alam mo bulak yung tumatama sa iyo dahil malambot. Pero hindi, isda yan. Alam mo bulak. Okay guys. Gandito na lang tayo ha. Sobrang lamig na. Okay, bye-bye.